Sobra pa rin kaya ang yaoyan sa panahon ngayon, lalo na patuloy ang evolusyon ng martial arts? Yan ang ipapaliwanag ni Master Ray Yap sa ulat ni Aaron Jane Flores. Ang yaoyan ay isang uri ng martial art na dito mismo sa Pilipinas lumaganap. Ang pangalan ng disiplinang ito ay hango sa katagang sayaw ng kamatayan. Dekada 60 pa nang unang maimbento ang combat sport na ito at sa pagdaan ng mga dekada. Sumabay din ang yaoyan sa pagbabago ng mga panahon. Kaya naman sa dojo ni Master Ray Yap, na isa sa mga haligi ng naturang sport, hindi lang yaoyan ang itinuturo sa estudyante kundi pati na rin ang modernong mixed martial arts. Ayon kay Master Yap, epektibo ang paggamit ng yaoyan pagdating sa MMA. Para din siyang cellphone, no? Nung araw, tawag at text lang. Ang martial arts, ganun din. Nag-evolve siya. Lumabas ang mixed martial arts noong 1993, may ground fighting na. Nagkaroon ng ground fighting, may standing, may ground fighting, and may wrestling. Kailangan, as a mixed martial arts, MMA, alam mo ang wrestling, how to take down your opponent. And pag na-takedown mo na, kailangan alam mo rin yung ground fighting. Ikinatutuwa din ni Master Yap sa paraan ng pagtuturo ng yaoyan ay marami siyang estudyanteng nahihikaya at sumali sa kompetisyon kahit pagpapabayat at pagpapalakas lang ang kanilang habol sa umpisa. Maraming nag-enroll dito, no? Na kung saan ang gusto lang nila is matuto ng self-defense. Yung iba naman gusto lang pumayat. But you know, ang nakakatuwa, pati sila nag-evolve. Pag natuto na sila at pumayat na sila, ang nangyayari, gusto na rin nilang lumaban. Ara Jane Flores para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.